At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Troublemaker sa pagkikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga kabarangay, sige po, magsaya lang po kayo. Sabayan po ninyo ang tumutugtog ng orkestra na donasyon po ng ating butihing congressman, si Congressman Russell Sobera. Mga barangay officials, sumayaw na po kayo. Hayun, sumasayaw na pala ang mga CBO natin. Ayun. Sige po mga kabarangay, sulitin natin ang gabing na ito. Hoy, boy, bunjeng, alam niyo na ang gagawin ninyo, ha? Alam niyo na ba? Oo, kagawad. Sige, kami nang bala dito. Huwag kayong mag-alala, kagawad. Masasabotahin ang kasiyahan yan. Pati mga tumutugtog na orkestra, magtatakbuhan ng mga yan. Magsisiuwian na yung kwan. Mga tao sa gagawin namin ni si Buyas. Oo, kagawad. Sasamantalay na namin ang pagkakataong ito habang abala sila sa pagsasayawan. Oh, sige, alis na kami ha. Alis ka na pala dong. Lumayo na tayo dito. Bahala sila Bunjing at si Buyas dito. Tayo na. Sige Bunjing, umpisa na natin paputukin ang perkrakos dito. Sige, sindihan na natin ang misa pati ang Agumbay Philippines. Pasabugin lahat. Buksan muna natin ang pinto ng mga nakaparadang sasakyan dito. O, sige. Bago tayo magpasabog ng paputok. Sige, bubuksan ko na yung isa dito. Kailangan makakuha pa tayo sa loob ng mga mapapakinabangan natin. Ay, ha? Parang kinakabahan ako. Ha? Kinakabahan ka? Oo. Eh, sabi ni Dolan siyang malakas daw ang loob mo. Kaya gustong-gusto kang isama sa racket niya nang wala pa ako dito. Bakit ngayon sinabi mong natatakot ka? Kala ko ba matapang ka? Eh, talagang matapang ako. Pero hindi namin ginagawa ito. Gulong lang ang pinakikialaman namin. Eh, hindi kami kwam bukas gulisigang. Sige na, kumilos na tayo habang nagkakasiyahan sila. Bilisan mo na kung nang magbabantay sa bandaron. Sasabihin ko kung may tao. Kung may tao, kakanta ko ng kabilin-bilinan ng lola. Kung kumanta na ako ng nagdudugo ang puso ko, wala nang tao. O, tandaan mong sinabi ko dyan, ha? Oh. Ay, si Buyas. Naku. Wala akong kasama dito, pero hindi bali. Umpisaan ko ng buksan ang mga nakaparadang sasakyan bago kami magpaputok para mapakinabangan pa namin. Bahala na! Dito na ako sa malapit sa barangay hall. Makikita ko dito kapag may taong lalabas. Bale, magpapangin muna tayo dito sa labas. Sige, tapos, kwan, magbabawas. Sarado ang siya nila eh. Hindi ko na kaya. May tao. Kakunta na ako ng kabilin-bilinan ng mula para makapagtako si Bunjing. Kabiling-bilinan ng lola, huwag minom ng selbesa. Ito'y inuming pampata. Ay, mali pala. Ay, dito mo na kaya. Magbabawas, ha? Magbabawas. Magbunti ka. Baka may tao. Mamaya na lang tayo babalik sa loob. Mainit at maingay, masyado ron, ha? Magbabawas muna ako dito. Hindi pa sila papasok. Gusto pa nilang magpahangin dito sa labas. Ah, salamat na karaos ako.
ang puso ko'y nagduro. Naku, kumanta ng ang mama to. Ayos, ayos, ayos. Balik na tayo sa loob, balik. Kakanta ko ng kabilin-bilinan ng kabilin-bilinan ng lola huwag uminom ng selbesa. Pare, parang gumagalaw itong sasakyan ah. Tinan mo. Ay, yung plus light, yun mo. Nasilpon ko, yung plus light ko. Balang ibon tao dahil kapagkanta ng selos ng visit na to. Ha? May bukas mo kutsigan! Eto lang! May bukas kutsigan dito! Kailangan makalayo na kung may bunding dito. May bukas kutsigan dito! Bunding! Bitihan mo na ang medyadang paputok! Bunding! Bitihan mo na! Please! Nako, malaking kakahiyan to. Nagsitakbuhan ng mga bisita natin. Kagawan ko, Steg. Sino kayang may kagagawan nito? Sino? Yan nga ang problema, Kap. Walang nakakita eh. Hindi kaya nagip ng CCTV ang gumawa nito? Wala, Kap. Sabi ni Veronica, hindi nahagip ng kamerang nagpaputok ng firecrackers. Ay, humanda ang may kagagawan nito. Kapag nahuli ka, ipapasok ko siya sa sariling tumbong niya. Ano na kayang nangyari? Nasabutahin na kaya nila Boy at Bunjing ang okasyon nila, Karyong. Malas mo, Karyong. Hindi kita papupurmahin. Tiyak mahihiya na nilang tanggapin ang award at reward dahil sa nangyari ngayong gabi. Sina Bunjing at Boy, ano kayang nangyari? Bakit parang nagmamatay siya? Sandali lang, nandiyan na! Oh, Boy, Bunjing, ano nangyari? Nasabutahin niya ba ang okasyon nila? Nasunog ba ang mga sasakyan ng mga bisita nila? Nakagawad, malas. Hindi pa namin nasunog ni Bunjing ang mga sasakyan na nakaparada. Nakita na nila kagad. Ano? Eh bakit? Hindi ba kayo nag-ingat? Nagingan naman kami, kagawad, pero kun kasi may hindi naasahang nangyari. Oo, kagawad, kasi ang usapan namin din mo'y kapag may tao, kakanta siya ng kabilibilinan ni Lola, walang tao, kakanta naman ng silos. Narinig ko may kumanta ng silos, kaya tinuloy ko na yung ginagawa ko na pagbubukas ng kursi. Yung pala, may dalawa din lalaki na nabawas lang sa tabi ng isang sasakyan, kaya nakita ako. Kung kasi hindi ako kumanta ng selos, kundi yung mga bodyguard ng mga bisita, nagbawas tapos kumanta ng selos. Ay, alam ko nang ibig mong sabihin. Ay, nako, malas talaga, malas. Hindi ba kayo nakilala? Hindi naman siguro, kagawad, dahil mga bisita ang mga yun. Eh, di bali, siguro naman pinagsasabi na ng mga nakakita na hindi tahimik ang barangay natin. Malamang, kagawad, dahil lumabas ang mga bisita nila eh. Galit na galit sila sa pagkasunog ng sasakyan nila dahil tupok na tupok. Eh, sige. Eh, di bali, pag-uusapan na nila yun. Masisira na ang karyong na yun. Ah, mapapahiya siya. Kaya maganda kayo. Sa susunod na araw, may gagawin pa tayo para masira ng tuluyan ang administrasyon ni Karyong.
Eh, sino kayang nagsunog ng limang sasakyan ng mga bisita natin kagabi? Hindi natin alam, kagawad. Hindi naman daw kilala ng nakakitang bisita ang nakita nilang nagpaputok ng firecrackers. Kapag mahuhuri ang mga nanunog na yun, naku, papatinto ka agad. Kagawad, kalma ka lang. Baka mamaya mapasubok ka. Ikaw ang kawawa. Sobra na kasi sila. Kahit hindi na sila tumigil sa masamang ginagawa nila, malaking kahihiyan nito, Pineng. Kasuklam-suklam ang ginagawa nila. Alam mo, kagawad, may hinala ako. Baka totoo na sila ang responsable ng pagkasunog ng apat na sasakyan. Eh, ako rin, Pineng, eh. May hinala rin ako. Pero sayang, walang ebidensya. Ang hirap talagang huliin kung sino man siya. Humanda siya. Dahil ako mismo ang huhuli sa kanya. Anong plano mo ngayon, kagawad? Papailan ko siya. At kapag kumagat, patay siya. Talagang tutuluyan ko. Papatayin ko siya. Kap, malapit na yung awarding. Pupunta ba tayong lahat sa bayan? Ha? Yan nga ang iniisip ko eh. Parang naiiya kung tumanggap ng award dahil sa nangyari. Huwag kang mag-alala, Kap. Wala ka namang kasalanan dun sa nangyari eh. Alam ka. Kaya lang eh, malaking kasiraan ito sa akin. Lalo na dito sa barangay. Ang daming pumuri sa atin eh. Dahil napakatahimik daw ng barangay natin. Tapos, ganun ang nangyari. May nasunog na apat na sasakyan ng mga bisita natin. Eh, buti na lang at napansin kagad ng mga ibang bisita natin. Eh, kung hindi, baka hindi lang apat ang nasunog, lalong nakakahiya. Eh, pangalawang bisis na itong nangyari sa administrasyon ko, ah. Sabi naman ni Kagawad Gusting, papainan daw niya ang gumawa ng ganun. Eh, nasabi na rin niya sa akin. Eh, nasaan ba si Rudolph ngayon? Kasama si Kagawad Gusting, Kap. Pumunta sa bayan. Tumawag kasi ang bagong poso chief sa kanya. Eh, tinawagan pala siya. Eh, kung ganun, mamaya pa darating. Kaya masahin mo nga ako sandali. Alam ko na yan, Kap. Hindi ikaw ang mamasahiin ko, kundi ako ang mamasahiin mo. Alam mo na pala. Sige, halika, Veronica. Mamasahiin na kita. Gigil na ang manoy. Halika, halika na. Halika na nga! Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tagal na darin na! Tapos, kakanta tayo. Mag-duet tayo! Ate Punyag, nandito ka pala sa loob ng tindahan namin. Aha! Mabuti naman at nandito ka na, Bibang, my friend. Halika, uminom tayo ng serbisa. Ha! Anong nangyari kay Darwin? Nakatulog na yata sa dami ng nainom. Ang hina palang uminom nitong pamangkin mo. Di tulad mo na nakikipagsabayan ka sa akin. Hayaan na nating matulog. Nandito ka na, kaya ikaw na uli ang kainuman ko. Maglabas ka pa ng apat na bote ng serbisa at tig dalawa tayo.
Sige na, Bibang. Ha? Pero... Wala nang pero, Bibang. Sige na, maglabas ka na ng serbisa. Ate Punyang, pagod na pagod ako sa biyahe. Gusto ko nang magpahinga. Ang ibig mong sabihin eh, tatanggihan mong alok ka. Kilala mo ako, Bibang. Masama akong magalit kung tatanggihan mo ako. Magagalit ikaw! Magalit ka na sa akin, Ate Punyang. Pero talagang hindi ko kayang uminom ngayon. Ah, ganun ba? Talagang sinusubukan mo ako, ha? Aray ko. Talagang pinipilit mo ako, ha? Itong sayo! Hindi ako makahinga. Nabali yata ang buto. Anak ko, napalakas ko yata ang sipa ko. Ha? Nabalian ng buto si Ate Punyang. Ate Punyang, nako! Ay, nako, napatay ko si Ate Punyang! Anong sabi mo, boy? Narinig mo na sinabi ni Kagawad Gusteng na huhuliin niya ang nanabutahe sa programa nila sa Peace and Order? Oo, Kagawad. Sabi niya, siya raw mismo ang magsisintensya kung mahuhuli niya. Oh, sinong nakarinig ng sinabi niya yan, ha, boy? Sino? Naku, yung mga staff ni Senador Eddie Acol at may mga... reporter din sa radio at television na nag-interview sa kanya kanina. Hello? Ang daming media. Ang yabang talaga ng Gusteng na yon. Sige nga, kung may magagawa siya, lalo na din silang iinisin para mahiblad na sila. Lalo na ang karyong na yon. Ang kapal-tagalan pa. Kukulin pa rin daw nila yung ibibigay na award sa kanila. Nakaw! Ang kapal ng mukha! Yan ang ngayon ang susunod na gagawin mong Kagawad. Mag-iisip pa kami ni Pari Adong. Puntahan niyo siya sa bahay niya, ha? Papuntahin agad dito para makapag-usap kami. Sige na, boy. Dalian niyo. Sige na. Kagawad, pupuntan ko na si Kagawad Adong. Bunjeng, halika na. Hindi ako makapapayag na babango ulit ang pangalan mo, Kariyong. Kailangan hanggang maaga pa eh, masira na ang pangalan mo para hindi ka na makapulma sa susunod na barangay eleksyon 2025. Ha, ano kaya ang magandang gawin para lubusang masira na ang pangalan ni Karyong? Ano? Ayan, tapos na ako pa rin, Adong. Ikaw din, ha? Tamang-tama. Paubos na ito laman ng bote. Pag-uusapan na natin ang ating susunod na hakbang para masira natin ang pangalan ni Karyo. Tagay mo din yan. Paano mabibitin tayo nito, pare? Ano kaya kung magpakuha pa tayo ng isa pang bote? Mamaya na ulit tayo magpapabili, pare. Pagkatapos nating mapag-usapan ang susunod nating akbang. Sige, pare. Ano bang maganda para masira natin ng tuluyan, ha? Ang administrasyon ni Karyong. Wala na akong maisip eh. Kaya pinatawag kita para matulungan mo naman akong mag-isip. Mag-isip ka kung maiisip ka. Nako, pari naman. Ano? Kwan, kaibiganin natin si Punyang. Ha?
Bakit natin kakaibiganan? Bakit? Kinas mo ba siya? Ikaw talaga, pare. Pati si Punyak na saksakan ng pangit, eh, papatulan mo? Aba, nako, pare naman. Huwag kang ganyan. Ang pangit-pangit, eh. Eh, kung gano'n, anong dahilan? Bakit sinabi mo na kakaibiganin natin siya, ha? Ano? Ano kaya ang naisipan ni Kagawad Dadong? Mga gilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Troublemaker sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!